Marigong bago tao sa inyo lahat. Isang taon na naman ang lumipas, punong-puno ito ng pagmamahalan, pagtutulungan at pagbibigayan. Isang makabuluhang taon para sa mga kapuso natin na naghahangad ng tulong para gumaling sa kanilang karamdaman. Ngayon, nagsisimula na naman tayo ng bagong taon. Ito ay papunta tayo sa ating ika-apat at tatlong taon, 43rd year ng Kapwa Kong Mahal Ko. Malaki na ang pinagbago ng ating programa mula lang tayo magsimula pa lamang. Ilang taon na rin nagbibigay ng serbisyo publiko ang ating programa sa ating mga kapuso na ang pangangailangan ay napakabigat. Kaya naman ngayon, asahan natin na lalo tayo magsumikap para makapagbigay ng agarang tulong sa mga nangangailangan ng serbisyo natin. Ito po si Orly Mercado muli na nag-aanyaya sa inyo. Panoorin natin programa na subok na sa paghatid ng serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Kapwa ko, mahal ko. Mayo na nakaraang taon ang itampok natin dito sa ating programa ang panawagan ni Rosamia Joseph. Siya ay mayroong papillary thyroid cancer, stage 1. Ano nga kaya ang kanyang kalagayan ngayon? Muli natin balikan at kumustahin ang kalagayan ni Rosamia. Dati nang lumapit sa ating programa si Rosamia Joseph para manawagan ng tulong para sa kanyang pagpapaopera. Nagkaroon kasi siya ng papillary thyroid cancer, stage 1. Natuwa po ako sobra dahil nakilala ko yung kapwa ko, mahal ko. Ayun, naoperahan nung buwan ng April. Tapos August, na-radiation ako. Nung pagkatapos ko radiation, okay naman po yung pakiramdam ko. Yun lang yung gamot, kailangan ko matuloy-tuloy pa rin pag-inom. Tapos patuloy pa rin po pag-follow-up, check-up sa doktor. Sumailalim si Rosamia sa operasyon para matanggal ang cancer cells sa kanyang thyroid at radiotherapy para naman maiwasan ang paglaki nito. Kahit gaano kahirap ang kanilang pinagdaraanan, patuloy pa rin nagiging positibo sa buhay si Rosamia at nananalangin siya para sa kanyang tuloy-tuloy na paggaling. Nung naoperahan ako uli at saka na radiation ako, mas okay yung naramdaman ko ngayon. Sabi ko, sana tuloy-tuloy na to, God, na hindi na ako madiling nalambot, yung kunting kilos lang, yung latang-lata, ang iwan, hindi ko maintindihan po. Hindi na kagaya noon nga, okay na ang kilos ko ngayon. Bagamat medyo hirap pa rin sa pagkilos, bumalik na ang sigla ng katawan ni Rosamia sa tulong na rin ng mga doktor na gumagabay at gumagamot sa kanya. Kaunting gamutan na lamang ang kakailanganin para sa kanyang patuloy na paggaling. Sa DOH, humingi po ako ng tulong doon. Nagpasa ako ng mga medical abstract sa doktor, tapos sa PCSO yun. Yung doktor nag-alaga sa akin, si Dr. Pilipis. O sa ngayon, kailangan ko yung maintenance kong gamot. At saka yung sa March, pabalik ako ng heart center, may laboratory nga kulang 4,000. Yun ang problema ko ngayon, ma'am. Sa March yun, sa lahat ng sa katawan ko. Exam sa laboratory sa dugo, sa bukong katawan. Pagkatapos pong laboratorio, doon ko po malalaman kung kailangan bang
i-radiation ako uli o pwedeng hindi naman. Kaya sana tulungan ako ng Panginoon nga hindi na ako i-radiation uli. At sa lahat ng tulong na kanyang nakamit para sa kanyang pagpapagamot at sa kanyang sponsor na si Tita Beck na siyang nagbibigay ng financial assistance para sa kanyang maintenance medicines, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po ako kay Tita Beck. May maintenance na po akong gamot galing sa kanya po. Maraming salamat po dahil hindi na po ako mag... yung problema nga sa gamot ko dahil nandiyan na po kayong tumulong sa akin. Maraming salamat po. At saka sa iba pa, yung mga doktor ko, Dr. Pilipi sa East Avenue. Maraming salamat, Dok. At saka sa kay Dr. Nicole sa Heart Center. At saka sa DOH, PCSO. Maraming salamat po. Sa kapwa ko, mahal ko. Maraming salamat kung hindi kami nagkita sa noong March. Sa SM Novaliches, naku, iwan, hindi ko po alam kung saan ako maganda hanap-hanap ng sponsor. Salamat sa lahat. Sana marami pa kayo matulungan ng iba, hindi kayo magsawa sa tumulong kagaya ko nga nangailangan maintenance nga gamot. Maraming salamat. Masayang malaman na naipagpatuloy ni Rosamia ang kanyang gamutan para tuluyang gumaling ang kanyang thyroid cancer. Sa tulong na rin ng mga mayroong mabubuti at magagandang puso na tumulong para sa kanyang pagpagamot, ay maaaring makaligtas na talaga siya sa cancer na ito. Hangad natin na lalong mapagbuti ang kanyang kalagayan at nawa ay talagang tuluyan ang gumaling sa kanyang sakit at hindi na ito bumalik. Ang papillary cancer ay pagkakaroon ng bukol sa thyroid na cancerous at kinakailangan agapan kaagad. Ngunit ang bukol na ito ay maaari ng gamutin at malaki ang chance nito para sa pasyente na gumaling kung ang karamdaman ay maaagapan na maaga. Kadalasan ay walang nararamdaman sakit ang tao mayroong papillary thyroid cancer. Ito ay maliban sa mabilis sa paglaki ng bukol sa thyroid. May iba naman na nagiging paos ang boses o nahihirapang huminga o kaya lumunok kapag malaki na ang bukol sa thyroid. Halos 5% ng mga bukol na nakakapa sa thyroid ay cancerous. Ang ibig sabihin nito, kung mayroong 100 tao na mayroong bukol sa thyroid, 5 rito ay mayroong cancer. Hindi madali malaman kung cancerous ang bukol sa thyroid sa itsura o sa ultrasound lamang. Kinakailangan dumaan sa biopsy. Kinakailangan dumaan sa operasyon ang taong mayroong papillary thyroid cancer. Kailangan natanggalin ito para hindi kumalat at lumala. Matapos ang operasyon, kailangan naman na sumailalim sa radiotherapy treatment. Ito para lubusang maalis kung mayroon pang naiiwang maliliit na cancer cells. Nagsimula sa pagkakaroon ng maliit at simpleng eye irritation hanggang sa tuluyang nitong mamula at mamaga. Anong nangyari sa 2 taong gulang na si Rupert at bakit lumaki ang bukol sa kanyang kaliwang mata? Panoorin natin ang kanyang kwento. Siya si Rupert Kilala, 2 taong gulang at nag-iisang anak ni Sherilyn sa kanyang kalibin partner na si Jose. Nagsimula umano sa pamamaga ang kaliwang mata ni Rupert noong Agosto ng nakaraang taon nang magsimulang ma-irritate at mamula mga ito. Umpisa po niyan, akala yung unang kita ko po sa mata niya, yung natural lang po na iyak na namamaga. Tapos
Inayaan ko po yun kasi panaiyak po niya. Tapos, unti-unti po, habang tumatagal, palaki ng palaki. Tapos, ano, yung napansin ko po, yung ano na siya, yung luluwa na. Habang tumatagal po, gumanya na yung mata niya. Dahil sa napansin kakaiba sa mata ng anak, pinasuri nila si Rupert para malaman ang sanhi ng pagkaluwa ng kanyang mata. Pagkuha po namin ng resulta ng CT scan, pinabasa po namin sa East Avenue, sa Optal. Yun nga po ang sabi sa amin, may nakita na dalawang bukol. Yun nga po. Tapos kinuna na naman po siya ng mga lab niya. Matapos ang ilang buwan, muli niya itong pinatignan. Dito pinayungan sila na kailangang operahan ang mata ni Rupert para tanggalin ang bukol. Pinatingnan po namin siya sa PGH. Pagdating po namin doon, ang unang sabi po sa amin na baka maoperahan o matanggalan po ng mata. Nung ano po, pinatakan po nila yan ng cream. Tapos, tiningnan po yung mata niya. Dito po, wala naman daw pa ano, diferensya. Tapos, buko lang po nandito. Tapos, yung dito naman po, gumagalaw-galaw naman po yung ano niya, yung kulay itim niya. Bukod sa pagluwa ng mata ni Rupert, nagdurugo rin ito. At ito ang pinagmumula ng labis nilang pagkabahala. Mayroon pong niresita sa amin, dalawang ano po to, pampatak sa kaliwat kanan po. Yun, pinapapatak namin sa mata. Para pang ano po ng maga sa mata niya. Tsaka yung, para yung isa po hindi na madamay. Para tuloy ang may pagamat ang mata ng anak, kinakailangan pang dumaan si Rupert sa maraming mga laboratory tests. Ngunit hindi na may sagawa ang pagpapatuloy ng gamutan dahil sa kakulangan ng pera. Wala naman kasing halos pinagkakakitaan ng pamilya ni Rupert. Isang volunteer sa barangay ang kanyang ama at simpleng may bahay lamang ang kanyang ina. Naisipan po namin lumapit sa kapwa kung mahal ko. Kasi nakaba na rin po ako sa mata niya kasi parang pag umiyak po siya, ano, parang makaramdam ko po lalabas yung mata niya. Tapos, opo, dugo pong lumalabas. Nanawagan po ako kung sino mo pong, ano, gusto ko pong matulungan yung anak ko. Para manunasan po yung sakit niya. At gumaling na rin po siya, ano na po ngayon. Hirap na rin po kami. Gusto ko po mabalik ang dating ano niya, yung mukha niya, yung sigla at katawan niya po. Maraming salamat po. Hangad natin na may pagpatuloy ni na Sherilyn ang pagpapagapa sa kanyang anak na si Rupert. Ito'y para maagapan ang kanyang kaliwang mata at hindi mahawa ang kanyang kanang mata. Nawa ay may sagawa na kaagad ang mga laboratory test na kakailanganin para sa tuluyang pagkakaalam kung anong sanhi at uri ng sakit na dumapo kay Rupert. Nakita naman ninyo ang kahirapan ng pamilyang ito. Hindi nila makakayanan matugunan ang gastusin ang kinakailangan ni Rupert. Tulungan natin siya. Ang systemic viral infection ay sakit na dala ng hangin. Ang mga sintomas ay mataas na lagnat, pagkakaroon ng ubo, matinding sipon na kung hindi naaagapan ay maaaring lumala o magkaroon ng impeksyon. Maaaring din maapektuhan ng virus ang iba pang parte ng katawan, katulad ng respiratory tract, reproductive at gastrointestinal systems, ito'y kapag hindi kaagad nagamot. Ang taong mayroong systemic viral infection ay nakakaranas ng matindi at mataas na lagnat. Sinasabayan ito ng matinding ubo at sipon, sabay pa sa pagkakaroon ng pamumula ng mata. Maaari rin makaranas ng pananakit ng ulo at pananakit ng lalamunan ang taong mayroong systemic viral infection. Bagamat walang gamot sa virus, naaagapan ang impeksyon pag ito ay mayroong karampatang gamot na katulad ng mga antibiotics.
Enlargement of the heart. Ito'y congenital heart disease na dinadala ni Thelma Galvez. Sa kanyang edad na 50 anyos, paano ba kinakaya ni Thelma ang kalbaryo na dinaranas niya araw-araw? Panoorin natin ang kwento ni Nanay Thelma Galvez na nagbuhat pa sa malayong lugar ng Cagayan Valley. Mula pagkabata ay mayroon ng enlargement of the heart si Nanay Thelma. Madalas man siya makaramdam ng pagkahilo noong bata pa siya, hindi naman niya ito pinansin. Yung sakit ko po sa puso, ma'am, since birth, pero hindi pa masyadong nararamdaman noon, ma'am, nung malakas-lakas pang katawan. Pero 44 ako noong nararamdaman ko, nagpa-check up na ako, ma'am. Sabi po, operado, ma-operahan ako, ma'am, pero malaki naman masyado po ang sinasabi ng doktor, hindi ko po kaya, ma'am. Lagi po akong nawawalan ng malay, ma'am. Bigla na lang pong ganun, ma'am. Kahit na nakahiga po ako, ma'am, bigla na lang po akong nawawalan ng malay, ma'am. Mga 1 hour, ma'am, bago ako na bumabalik yung kwan ko, ma'am. Pero masakit po masyado yung ulo ko, ma'am, kapag napamalay na po ako, ma'am. Tubong Cagayan si Nanay Thelma, lumuwas lamang sila rito sa Maynila para magpakonsulta. Ito'y tungkol sa kanyang karamdaman. Sa payo na rin ng mga doktor ito na tumingin sa kanya roon. Bago kami pumunta dito sa Maynila, ma'am, dinala ako ng asawa ko sa CVMC, ma'am. Pina-check up ulit ako. Kaya yun sabi po talagang operasyon ang kailangan, ma'am. Wala daw operasyon sa Tuguegarao, ma'am. Dito sa Maynila, sa heart center lang sabi po nila, ma'am. Kaya yun, pinapunta ako rito, ma'am. Ang sabi po ng doktor, ma'am, delikado kung hindi maoperahan dahil baka bigla kang ma-heart attack, sabi po, ma'am. Delikado na yung sakit mo na sa puso, sabi po ng doktor, ma'am. Sa edad ng 50 anyos, kinakailangan ng agapan ng kanyang karamdaman para hindi na ito lumala pa. Pero wala silang sapat na kakayahan para tustusan ang gastusin para sa pagpapa-opera. Dapat ka nang maoperahan, nanay, sana, sabi po. Ma'am, kaya lang, hindi naman po sinabi ng doktor ko, ma'am, yung sinasabing down payment na 120,000. Bukod sa kanyang karamdaman, may isa pang iniinda si Nanay Thelma. Meron kasi siyang anak na disabled din, kaya lubos ang kanyang pagsusumikap na gumaling para lamang sa kanyang anak na mayroong kapansanan. May isa po akong anak, ma'am, na disabled, 26 years old na, naka-diaper lang araw-gabi, ma'am. Siya pa rin ang isang problema, ma'am. Nagbibigay naman po ang DSWD, ma'am, ng 225 every 4 months, ma'am, sa tulong sa kanya, ma'am. Kaya naman hindi na nagdalawang isip si Nanay Thelma na lumapit sa ating programa para manawagan sa sino man makakatulong para sa kanyang pagpapa-opera. Nananawagan po ako sa lahat ng mga nanonood na sana'y matulungan niyo po ako sa aking sakit. Gusto ko po sana na maoperahan na kasi talagang hindi ko na po kaya, ma'am. Kailangan po ang down payment at saka yung kailangan po ng pambili ng mga gamot, ma'am. Talagang wala naman po. Sana'y matulungan niyo po ako, ma'am. Dahil meron pa po akong anak na inaintindi, ma'am, na napakakawawa po ang buhay, ma'am. Maraming salamat po. Sana'y matulungan niyo po ako, ma'am, sir. Hindi biro ang pinagdaraanan ni Nanay Thelma. Lalo na meron siyang anak na meron pang kapansanan. Sana'y matulungan natin siya na makapagpa-opera sa kanyang sakit sa puso para sa kanyang anak na rin na umaasa sa kanyang kalinga.
Isa sa mga sangay ng SM Group of Companies ay ang SM Foundation. Katunayan, ilan lamang sa mga proyekto nito ang community development programs katulad ng Immediate Disaster Response o Operation Tulong Express. Dito na ipararating ang agarang serbisyo para sa mga nasa salanta ng kalamidad. Kabalikat sa kabuhayan. Dito tinuturuan ang ating mga kababayan kung paano mas mapapangalagaan nila ang kanilang mga pananim at mga gamit pang kabuhayan. Nariyan din ang scholarship program na siya nagbibigay ng daan sa mga kabataan na nagsisitapos ng high school. Ito ay para makatungtong sila sa kolehiyo. Hindi pa uhuli ang health and medical programs. Layon nito, mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng medical and dental missions na umiikot sa buong bansa. Kasama na rin yan ang pagpapaganda at pagsasaayos ng mga health centers sa buong kapuluan. Mission din ng SM Foundation na matulungan ang mga pasyente ng kapwa ko mahal ko na nagnanais gumaling sa kanilang mga karamdaman. Isa rito si Dennis Gadi. Maraming salamat po sa SM Foundation, kay Mr. Henry C. Kulang po yung salitang salamat para po mailarawan kung gaano nila ako pinasaya, gaano nila ako binigyan ng bagong pag-asa sa buhay. Ang lahat ng mga pangangailangan yan ay tinutugunan ng SM Foundation. Ngayong bagong taon, nawa ay marami tayong matulungan at mabigyan ng serbisyo sa kanilang mga pangangailangan. Sa mga walang sawang tumutulong, pagpalain nawa kayo ng puong may kapal. Kung meron kayong mungkay o katanungan o meron kayong suggestion o gustong ipanawagan, magpadala kayo ng mensahe sa amin sa pamamagitan ng ating official website, sa ating Facebook page at email. Kung nais nyo makabahagi sa mga pasyente natin na nanawagan sa araw na ito, maaari nyo kaming bisitahin sa aming tanggapan o dili kaya mag-donate sa pamamagitan ng internet. Online, pwedeng gawin ito sa pamamagitan ng YouShare. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telepono, 9827777, local 9950, o direct line, number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM Malls. Ang mga BDO branches sa mga SM Malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako@gmanetwork.com. Sa Facebook, www.facebook.com/kapwako. Bisitahin ang aming website, www.kapwako.org, para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maaari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches at nebulizers. Ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Juan, Kabanata 8, Talata 22. Muling ang nagsalita sa kanila si Jesus at sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Sa ngalan ng Kapwa Kumalco Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Gozon, ang aking katuwang na si Connie Angeles, ito po si Orly Mercado nagsasabi, salamat sa lahat ng mga individual, organisasyon at ahensya na walang sawa na tumutulong sa atin, lalong-lalo na sa SM Foundation. Lagi natin isapuso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat at magkita tayo sa Sabado.